I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Hello, good morning. Ako nga pala si Boyet na Lugdog. Ma'am, sir, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung product. Kung para saan ba yung product na to. Kasi nauna, nang join po kami dito, hindi lang naman ho sa kitaan sa product. Kasi para sa akin, mahalaga yung kalusugan ng pamilya ko. Kasi nauna, kung tatanungin kita, kailan ka ba huling nag-invest sa katawan mo? Kaya ako nag-invest ako sa katawan. Kasi nauna, sa totoo lang, ang puhunan hindi pera kundi katawan. Tama ba ako? Kaya kung gandaan hong dito, sir, kung ikaw ngayon, may sakit ka sa katawan, pwede natin gamutin. Ngayon kung may sakit ka sa pulsa, lalo natin gamutin. Pero ang ipapaliwanag ko muna, yung sakit sa katawan. Tama? Kung ano ba yung gamot sa sakit sa katawan. Tama ba ako? Kaya kung naho, dito ipakilala ko yung kumpanya. Ano ba yung Alliance in Motion Global? Saan ba nagmula? Ngayon, pakilala ko, ang company ay Alliance in Motion Global. Ang Alliance in Motion Global ay, ito ay 7 taon na. 7 taon na yung Alliance in Motion Global, ito ay binubuo ng 3 Pilipino. Si Dr. Ed Cabantog, Dr. by Profession, si John Aspirin, at si Francis Miguel. Silang 3 ho ang may-ari ng company. Ngayon, ang Alliance in Motion Global nagkipag-tie-up sa Nature's Way. Sa Nature's Way ho. Ngayon, ang Nature's Way ay matatagpuan sa Amerika. Sa Amerika ho nang galing ang product natin. So, ang gandahan nito, aprobado ho tayo ng mga permits ho. Aprobado ng BFAD. Aprobo lahat tayo. May mga permits ho tayo. Kasi pag illegal tayo, huhulihin tayo. Tama ba ho? Pag illegal ang Global, hindi abot ang 7 taon. Tama? So, dito, legal ho tayo. Ngayon, aprobado po tayo ng BFAD. Ang Nature's Way, alam ho natin ang Nature's Way. Napakatagal na. Number one food supplement. Yan po yung number one na gumagawa ng food supplement sa US. Ngayon, dito, ano ba unang product? Ang unang product ko, itong complete. Itong complete na ito ay gawa sa gulay, prutas, at saka mushroom. Ang kagandahan ng itong complete na ito, kasi may complete kompleto. Tama? Ngayon, ano bang laman ito ho? 12 gulay, 12 prutas, at 12 mushroom ho. Pansin nyo po ito, pinakasimple lang ho. Pag kumakain ka ng prutas, pinya na lang, sabol pinya. Pag kumain ka ng pinya, anong unang tinatanggal mo? Balat, mata, corona. Pero alam nyo po ba, ang kailangan ng katawan natin, nasa balat, mata, corona. At tinatapo natin, walang tinatanggal, biniblend ho. Ito ay food supplement. Hindi ko sinasabing gamot to. Pero pwedeng makatulong sa katawan mo. Tama? Ang maganda ho nito, 100 na sakit pwedeng matulungan. Kung may kakilala kayo na high blood ho, na stroke, may breast cancer ho, may goiter, kung ano-ano pang sakit. Ulitin ko, 100 na sakit po pwedeng matulungan. Ulitin ko, hindi ho ito gamot, food supplement na makatulong sa katawan natin. So ngayon, ito ho yung unang product. Ngayon, ang pangalawang product ay itong Restore Life. Itong Restore Life na to ay gawa sa red wine. Alam natin ang red wine, maganda sa puso, maganda sa circulation ng dugo. Pero ang karamihan ng tao, akala lang ang red wine alak, hindi ho. Ang red wine ay nagpapabata ng organ ng tao. Pagbata yung organ mo, di aabang yung buhay mo. Pansin mo, sa Europe, bago kumain, bago mag-almusal, red wine. Pagkatapos mag-almusal, red wine. Bago matulog, red wine. Kita mo sila, kahit payat. Ayan po, kahit payat sila, humahaba yung buhay nila dahil pala sa red wine. Ang magaling to, wala na kung alcohol content, tinatanggal na. Yung kagandahan mo ito. Eh dito ho, dito, ang maganda ho dito, yung diabetic mo, yung pagtaba mo, kinokontrol din dito. Yung pansin mo, ang maganda ho nito lang, pag kulang yung tulog mo, napakaganda ho nito. Kaya itong dalawang to, pinagsama. Ito na ho. Yung C24/7. Kung anong laman nitong complete at saka yung Restore Life, nandito na sa C24/7. All in one. Kaso nga lang, ito hindi pwede sa bata dahil may Restore Life. Ito lang pwede sa bata. Yung kagandahan nito. Ngayon, ang C24/7, sabi ko nga, kung anong laman ito, ito yung pinaka-flagship na product, ang daming natulungan mo.
daming natulungan. Kasi ano muna kaya ho ito, paglaban, lalo pag ikaw, hinihingal ka na, ilang kilometro lang, hinihingal ka, napakaganda ho nito. Lagi ho natin tandaan, habang sumasarap yung kinakain natin, umiiksi naman yung buhay natin. Tama ba ako? May pangunta ho tayo. Tama? Kaya dito, napakalaki yung tulong sa atin itong C24/7. Plus, ito pa ho, lahat ba gustong pumayat? Tama? Maraming tao dyan sa labas, gustong ito, slimming trim, pampapayat, pampasexy ho. Kung kayo may kakilalang gustong pumayat, gustong sumexy, slimming trim ho. Hindi ho ito katulad ng ibang pampapayat sa labas na pabalik-balik ka sa CR. Tama? May nabibili sa palengke na pag inumo, maya-maya, may nangiti ka nga lang ng konti, may lalabas ha. Lalabas, hindi ho ito katulad nun. Ito yung normal yung pagdumi mo. At hindi ka rin magkakasakit ng ulcer. Bakit? Kung ano yung laman ng capsule, yun din kailangan ng katawan mo. Tama? Kaya yun yung slimming trim. Plus, itong colidus. Itong colidus na ito, napakainam. Kasi unang-una, lahat ng kinakain natin mamantika. Makolesterol. Kung ikaw may kakilalang makolesterol, maganda ho ito. Maganda ho ito. Tutunawin yung bad cholesterol mo sa katawan. Yung hindi na kailangan ng katawan mo na cholesterol. Kasi lahat tayo may good cholesterol, may bad cholesterol. Itong bad cholesterol, tutunawin niya. Maganda ho ito kung ikaw, tipong tao, mahilig sa lechon, mahilig sa sisig ho, dapat mag-take ka nito. Bakit? Baka ikaw, ikaw makolesterol ka na. Napakahirap kayo may sakit. Tama ba ako? Good for the heart. Yan. Plus, lahat ng babae gustong pumuti. Lahat ng Pilipino gustong pumuti. White light, glutathione. Ngayon, pag sinabi natin glutathione, ang pumapasok sa isipan mo, pampaputi. Tama. Injectable, sabon, capsule. Pero alam nyo mo ba, para sa kaalaman ho, ang glutathione ay para sa atay. Liver detoxifier yan. Maganda sa mga umiinom. Pero ang kagandahan dito sa atin, yung pampaputi na to, hindi injectable, hindi capsule, hindi sabon. Kasi ito ay sublingual spray. Ini-spray sa ilan ng dila, ito ipapakita ko po sa inyo. Ganito ho yan. Liquid ho ito. Ito good for 2 months. Yung kagandahan dito, paano ba gamitin to? Di ba sa ilan ng dila, maraming ugat na diretso sa system natin. Kaya mas mabilis kang pumuting ito. Paano ba pagkabit? Shake mo lang. Tapos tatlong spray sa umaga, tatlong spray sa tanghali, tatlong spray sa hapon. Kung gusto mo mabilis, ang tao gusto mo mabilis kaagad pumuting. Every 4 hours. Yung kagandahan nito. Ngayon, ang maganda dito, ang balat kasi natin, every 45 days nagpapalit yan. Para sa'yo, kasi lagi mo nakikita sa rin mo sa salamin, hindi mo napapansin pa ibang tao, makikita. Nakikita, anong ba't pumuti ka? Mas mabilis ka po pumuti nito. Ulitin ko, ang totoong glutathione, hindi yung totoo yung sabon at saka lotion ho. Ang glutathione ay tinitake. Pwede bang itake yung sabon? Pwede bang itake yung lotion? Hindi naman eh. Tama? Glutathione, mas mabilis. Hindi ka masaktan. Tama? Mas mabilis ka pang pumuti. Tama ako. Ayan. Ito maganda. Siyempre, kung may pampaputi, may pampabata ang itsura. Paano ba yan? Hindi mo na kailangan pumunta kay kalayan na magpabanat ang mukha. Ito ho. Ito, kung ikaw may wrinkles ka, ang wrinkles dito mo yan. Kung ikaw, problemado ka sa asawa mo, lagi. Yung problema mo, naipon sa noo, take ka nito. Pampabata. 10 to 20 years younger, pababatayin ka. Pero pala lang, huwag pa naman yung 18 years old. Baka bumalik sa pitos. Ito, para sa adult ho ito. No, sa mga nagkakaedad, gustong bumata ang itsura, ito ho, perfect white. Tablet ho siya. Kung pag ginamit, continuous lang ho, aba, kabatang-bata talaga yung itsura mo. Yan to. Yan. Tapos ngayon, bida. Itong bida na to, napakaganda ho. Itong bida ay galing ho Europe ho ito. Ang napakaganda sa bida na to, maganda sa puso ho. Bakit? Sabi ko nga, ang makina ng katawan ay puso ho. Ngayon, juice naman ho ito. Halo mo lang. Ito, ang juice na to, sa 2 baso na ganito ho kadal. Sa isang sachet ho nito, 2 baso ho. Huwag lang masyang puno yung baso. Kaya ang kagandaan ho nito, huwag niyo pong maliitin ho ito. Yung bida. Alagaan ho natin yung puso natin. Ang iisa lang yan. Tama? Yung bida. Good for the heart. Bida. Last, ito ho. TDC 24/7. Sabi nga kanina, ito ay hindi pwede sa bata. Marami kasi nag-request. Kaya ito, mabait po yung presidente natin. Pinagbigyan ho tayo. Ngayon, KDC 24/7, di ba may mga bata ay kumain ng gulay. May mga batang
mapili sa pagkain. Dito ho, chewable siya. Papakinggan mo lang. Ang kaganda nito, sabi ko sa inyo, kung may mga anak rin ho kayo, na paginanan nyo yung balat nyo, malambot ho, painumin mo ng bida. Ay, sorry, KD-C24-7. Kaya ito, napangaganda ho. Mahutulungan ho yung anak nyo. Pansinin nyo po, ang bata, pag kinagat ng lamok, pag mahina ang immune system ng bata, pwede magka-dengue. Matutulungan ka nito. Tama? Plus, coffee. Itong coffee ho, apat po yung flavor ng coffee natin. May latte, cappuccino, ito yung original, at sa may stevia ho, yung para sa mga diabetic na tao. Maraming tao dyan sa labas ay mag-coffee kasi diabetic ho. Tama ba ako? Pwedeng-pwede ka dito. Maraming tao dyan sa labas ay mag-coffee kasi sinisikmura. Lalong pwede ka dito. Maraming tao dyan sa labas ay mag-coffee kasi nagpapalpitit yung dibdib. Dito, 0.01 yung kape. Yung caffeine. As in, wala na. Yung kagandahan nito. Yung caffeine nito. 0.01 as in, wala na. Yung kagandahan nito. Ngayon, ang maganda nito, may sangkap ang kumplito. Yung kagandahan nito. Ngayon, yung 30% nito nilagay nyo. Saan ka makahanap ng kape na may bawang? Tama ba ako? Siyempre, may bawang ko ito. May carobs. Ngayon, maganda ho ba? Yes. Last na product. May choco. Maganda rin po sa bata to kasi mataas yung DHA ho nito. Pampatalas ng memory ng tao. Mabata man o matanda, pwede ho dito. Kayo ho may anak na lagi sa ropor ho, pwede rin po dito. Ngayon, ang maganda dito, paalala lang ho, huwag nyo lang painumin nyo ng mga pagkautangan nyo, baka maalala yung utang. Dapat ikaw iinom para maalala mo yung naumutang sa'yo. Ngayon, gamay choco, ang laking tulong mo ito. Musi po lagi matalino yung anak nyo, napakaganda ho ito. So, yan po yung product ng Inglobal. Maganda po ba? Yes, napakaganda ho. Kaso nga lang, dito, ang iniisip ng iba, aba, magbebenta ako. Hindi ho. Tulad ko, 2 years ago, naupulan din po ako. Tulad nyo. Ngayon, nung nakita ko po yung product, pakiramdam, ayaw ko, hindi yata tama yung pinasukan kong seminar. Pero ang kaganda nung dito, kasi noong una, pumasok sa isipan na magbebenta, ganun din po ako. Kasi may pampaputoy eh. Alam mo yung pumasok sa isipan ko noong una, nakita yung pampaputoy, aba, ilang kayong tao paputiin ko bago ako makabili sa sakayan, tama ba? At dito, pag nagbenta ako ng pampaputi, pagtatawa na lang ng mga kaibigan ko, sa itim kong to. Tama ba? Malihoy na sa isip nyo. Ngayon, dito napakaganda yung sistema. Ngayon, tapos yung product, ipapakita naman natin kung paano tayo kikita, kung paano natin masolusyunan yung sakit natin sa bulsa. Hindi lang sakit sa bulsa, yung iba, cancer pa. Tama? Kaya pakinggan na po natin ang sunod. Yun yung kitaan. Ulitin ko, hindi tayo mukhang pera, pero gusto na din ng pera. Tama? Kaya dito po, maraming salamat. At good morning po sa atin na mabuhay ang bawat Pilipino. I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. Hello, good morning. Ako po si Boy Dalugdog. Ma'am, sir, maganda po ba yung product natin? Yes, napakaganda. Siyempre, pag may magandang product, may magandang kitaan. Dito sa Alliance Emotion Global, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung marketing plan at gaano kabilis tayong kikita. Tama? Sa panahon ngayon, lahat ng tao gustong kumita. Tama ba? At sa panahon ngayon, lahat ng tao gustong kumita ng mabilisan. Dito ho yan, ipapakita ko sa inyo. Ma'am, sir, nag-try po ako sa negosyon to dahil pagod na rin po ako sa paulit-ulit na ginagawa na walang nangyayari. Ang hirap kayo mag-budget ng kulang. Tama ba? Minsan, kung ikaw, pamilyado na, dadaan ka sa palengke, may gusto kang bilhin pasalubong ng pamilya mo, hindi mo na bibili. Tama ba? Minsan, pag humingi yung anak mo, wala kang maidugot sa bulsa mo. Tama ba? Dito ho, solusyonan natin yan. Kaya kagandahan dito, ito pa ho, hindi ko ho linya to. At alam ko rin hindi nyo linya to. Kung ito naman magpapangat sa atin, ba't hindi natin lilinyahin to? Tama ba? Kaya, ang hirap din kaya yung paulit-ulit na gano'n na walang nangyayari. Tama? So, dito sa Inglobal, ipapakita ko sa inyo. Pero bago ako mag-start, okay lang buksan natin to, yung puso't isipan natin. Bakit? Kahit gano'ng kaganda yung sasabihin ko dito, kung sarado naman itong dalaman to, wala rin mangyayari. Tama ba? Ngayon, okay lang buksan ho natin,
Ngayon, ang pag-usapan ho natin ngayon ay business. Negosyo ang pag-usapan natin dito. Alam ho natin na sa business ang mabilis na pag-angat. Alam ho natin, andito. Kaso tayong mga Pilipino, pag pinag-usapan ang business, ayaw natin. Tama ba ako? Kasi ang gusto ng mga Pilipino, andito. Tama? Oo, totoo ho yun. Nung unang panahon, maganda ang employment. Bakit? Nung unang panahon, nung araw, kahit si tatay lang magtatrabaho sa isang pamilya, buhay na buhay ang isang pamilya. Sa panahon ngayon, kahit apat kayo magtatrabaho sa isang pamilya, tapos na kapos pa rin. Tama ba? Bakit ho? Ang lahat ng bilihin tumataas, sweldo mo hindi. Tama? Gusto ko po, iparealize sa inyo, gusto ko po, gumising na ho tayo. Gumising na tayo. Kaya dito ipapakita ko sa inyo na ito yung pinakamaganda, hindi ito. Tama? Ito, tingnan niyo po. Ako, matagal akong naging empleyado. Ma'am, sir, hindi masama maging empleyado. Huwag niyo pong masamain yung sasabihin ko. Pag isang empleyado ka, yung talino, galing, lakas, pagod mo, sino nakikinapa? Sila. Sino pinapayaman mo? Sila. Tama? Huwag ho natin hayaan nang makikinabang nito sila. Dapat ang makikinabang nito tayo. Tama ba? At dapat gamitin natin ito dito. Tama? Kasi pag dito mong ginamit, kahit galingan mo, ganun pa rin sweldo mo eh. Dito, dubling mo yung sipag mo, galingan mo, dito, doble-doble rin kita mo. Tama? Ngayon, iparealize ko po sa inyo, pag isang empleyado ka sa panahon ngayon, kung ikaw ay sumusweldo ng 15,000 monthly, ulitin ko ho ah, kung sa panahon ngayon, nagtatrabaho ka, sumusweldo ka ng 15,000, mawawin ba ng buhay? Hindi ko. Bakit? Ikaw ay kumakain. Tama? Kumakain. Okay, ganito na lang. Budget mo sa buong pamilya mo yung pagkain. Almusal, tanghalian, hapunan, load, pamasaya, may merienda pa. Sa isang pamilya, baka siya yung 300 isang araw? Hindi. Tama? E ngayon, pagka siya hinalang, tipid-tipid na lang. Okay. Isang araw mo 300. Siyempre, budget na isang buwan. Magkano? 300 times 30. Magkano? 9,000. Yung 15,000 mo, bawasan ng 9,000. Magkano na lang? Tama? Okay, 6,000 na lang. Ngayon, hindi ko nababawasan ng tax. Kasi unang-una, kaya karamihan ng ano eh, hindi nababawasan ng tax. Libre tax ka na lang. Tama? Okay, ito. Yung 6,000 mo, yung manang buo, hindi rin. Bakit? Aba, may kuryente tubig. Tama? O, tipid na lang. Yung kuryente tubig mo, 1,000 na lang. Magkano nagkira sa'yo? 5,000. E ngayon, grocery sa bahay. Sa mga babae, kayong mga babae, mula dulo ng buhok hanggang dulo ng kuko, ginagastusan yan. Tama? Okay, grocery, at sa yung gastos sa mga babae. Ngayon, bawasan, 3,000 na lang. Magkano nagkira sa'yo? 2,000 na lang. Ngayon, paano kung ikaw ay umiinom? Paano kung ikaw ay nagsusugal? Paano kung ikaw ay nininigarilyo? Tama ba? O ngayon, higit sa lahat, paano kung ikaw may pinapaaral na? Tama? E paano yung, halimbawa nag-aaral yung anak mo, pamasahe araw-araw, baon ng anak mo? Tama? Hindi pala ito yung totoong sweldo mo. Ang totoong sweldo, hindi mo pa naisweldo na utang na. Ma'am, sir, ilang taon na natin ginagawa to? Tama? Ilang taon natin yun? Matagal na ho. Yung ba nga tumatanda na lang? Kasi takot na takot po tayo sumubok. Huwag mo tayo matakot sumubok. Kung alam natin na walang nangyayari, ba't hindi tayo mag-angat ng extra? Tama? Ito ay papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Isipin mo, kung ikaw maraming graduate ngayon, isipin mo maraming graduate, walang trabaho. Ito tingnan mo ha, ikaw ay pinag-aral ng magulang mo. 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college, ilang taong ka nag-aral? 14 years. Sa loob ng 14 years na muna yung magulang mo, pinangutang ka ng pang-tuition, pamasahe. Tama? Tingnan, minsan yung isusubo na lang ang magulang mo, binibigay pa sa'yo. Tingnan mo to. 14 years ka nag-aral. Tama? Mas malaki pa yung taon nung nainaral mo kaysa na uwi mo. Tama ba ako? Di ba nakakahiya yun?
gusto ko po maintindihan nyo. Tama? Ulitin ko, mabagal dito. Hindi ko sinasabing hindi mo makuha yung gusto mo. Hindi ko sinasabing hindi mo makuha yung million mo dito. Pero mabagal. Tama? Siguro makuha mo 60 years old ka na, ubod-ubod ka na. Tama? Eh, ang lifespan ng tao ngayon, 40, 50 na lang. Tama ba ako? So ngayon, ulitin ko, mabagal. Ito yung mabilis. Ngayon, ang maganda ho dito, sa business, alam natin na andito ang mabilis ng pag-aaral. Isipin nyo po, si Henry C., kilala ba natin? Siya may ari ng SM. Si Gokong Wei, kilala natin? Si may ari ng Robinson. Si Lucio Tan, kilala natin. Sila ay mga negosyante. Ibig sabihin, nandito ang mabilis na pag-angat. Tama ba ako? Ito papatunayan ko sa inyo. Ang Jollibee ba malaking kumpanya? Yes, malaking kumpanya ang Jollibee. Ang Jollibee ba? Ang Jollibee ba? Kung isang Jollibee lang tinayo nung may-ari, kikita ba siya ng malaki? O take note, para sa para ho sa karamihan na hindi pa nakakala, ang may-ari ng Jollibee si Tony Tan Kak Chong ho. Si Tony Tan Kak Chong ngayon, magaling mag-isip. Magaling ang idea niya. Ang galing ng konsepto niya. Siya ay nag-isip kung paano palakihin ang Jollibee. Kung paano siya kikita ng malaki. Ano ho, ito. Ulitin ko. Si Tony Tan Kak Chong, kasi ang Jollibee lang tinayin niya. Kikita ba siya ng malaki? Hindi. Anong ginawa niya? Nag-branch out. Pinarami ng pinaraming Jollibee. Nag-franchise. Dumami ng Jollibee. Nang dumami Jollibee, kumita ba siya ng malaki? Opo. So dito, pag isang pwesto lang pala, malita kita. Pag maraming pwesto, malaki kita. Tama ba ako? Ito pang pinagamagandang sample. Si Henry C. Negosyante. Siya may-ari ng SM. Si Henry C. Kung isang SM yung tinayin niya, yung Mega Mall, kikita ba siya ng malaki? Hindi. Maging number one ba siya ngayon na milyonaryo ng Pilipinas? Hindi. Anong ginawa ni Henry C.? Pinarami yung SM. Nag-branch out. Nang dumaming SM, naging multi-billionaire ba siya? Yes. Di ibig sabihin, dapat paramihin mo yung pwesto mo. O isang pwesto, maliit ang kita. Ganun ho. Dito, ipapakita ko sa inyo. Yung konsepto ng Jollibee at SM, walang pinagkaiba sa Alliance in Motion Global. Ulitin ko ho, ang konsepto ng SM at Jollibee, walang pinagkaiba. Parehas na parehas sa konsepto ng Alliance in Motion Global. Kung big business ang Jollibee at SM, big business din ang Alliance in Motion Global. Patunayan ko po sa inyo, ngayon, nag-iisa ka sa Englobal. Nag-iisa ka pa lang. Anong gagawin mo para maging tulad ni Henry C. at nung Jollibee? Siyempre, mag-branch out ka. Anong iba branch out mo? Tao. Mag-imbita ka. Ngayon, hindi ikaw magpaliwanag kami. Reading ko, hindi ikaw mag-explain kami. Ang trabaho mo lang mag-imbita. Ngayon, nung dumami yung inimbitahan mo, kumita ka ba ng malaki? Yes. Naging tulad ka ba ni Jollibee SM? Yes. Ngayon, pakita ko sa inyo. Sa Jollibee SM ba, pag wala kang pwesto, magbabayad ka ba ng renta? Yes, magbayad ka. Samantalang sa Englobal, hindi na. Ngayon, dito sa Jollibee SM, magbayad ka ba ng mga empleyado? Opo, magbayad ka. Sa Englobal, hindi na. Sa Jollibee SM na to, magbayad ka ba ng permit? Yes, magbayad. Sabi, hindi na. Dito sa Jollibee SM, magbayad ka ba ng tubig kuryente? Yes, magbayad ka dito. Sabi, hindi na. Tama? Ngayon, ang kagandahan dito, pupunta ka sa BIR, bayad ka ng tax. Dito ho, automatic. Bayad na. Kasi syempre, pag hindi tayo magbabayad ng tax, hulihin tayo. Tama? Ngayon, ito ho maganda. Dito, sa Jollibee SM, magbayad ka ng mamuhunan ka ng malaking kapital. Ulitin ko ha, sa Jollibee SM,
kailangan mong maglabas ng malaking kapital. Samantalang sa AIM Global, ang ilalabas mo lang, napakalit lang. Pero pwede kang kumita ng malaki. Pwede ba yun? Hindi ka maglabas ng malaki. Malit lang ilalabas mo, pero pwede kang kumita ng malaki. Kasi ang labanan, paliwanag ko, ang labanan kasi ngayon, para kumita ka ng milyon, milyon din ang punan mo. Tama ba ako? Pag big business yan, big business din yung pwedeng tasukin mo. Ito, pakita ko sa inyo. Dito sa Javit SM, milyon ang puhunan, milyon din kinikita nila. Pero sa Alliance in Motion Global, maliit ang kapital mo, pero milyon ang pwede mong kitain. Tanong ko ay paano? Paano? Ito na ho. Okay. Dito lang ho, tingin lang ho. Kasi una-una, tayo hindi na tayo mukhang pera, pero gusto natin ang pera. Nasundan niyo po ba ako? Nasundan niyo po ba ako? Okay, ito ho. Lahat ng negosyo ay may puhunan. Lahat ng business may puhunan. Yan dito, ang kagandahan sa atin, napangalit ng puhunan, sabi ko nga kanina, may kasabihan ko tayo. Kung ano'y tatanim mo, yun din aanihin mo. Tama ba? Pag nagting ka ng santol, anuhin mo? Ano aanihin mo? Santol. Pag din ka ng maga, ano aanihin mo? Mangga. Ngayon dito, pag nagting ka ng laway, ano aanihin mo? Laway. Dito, ang itatanim natin, pera. Ano aanihin mo? Pera din. Pero ang kagandahan dito, maliit lang. Ang investment natin, 7,980. Ito po itatanim natin. Ngayon, para ko sa inyo, maliit malaki. Malaki po yung pagpanggastos. Since ang pinag-usapan natin ay business, maliit po yan. Ngayon, ang maganda nito, huwag na huwag kayong maglabas ng pera na walang kapalit. Ulit po, kahit saan lugar, saan kayo magpunta, huwag na huwag kayong maglabas ng pera na walang kapalit. Ano bang kapalit ng 7,980 na to? Bibigyan ka ng product na halagang 6,700. Anong product? Ito ho. 5 box ng bida. Huwag niyo pong baliwalain yung bida na to. Napakaganda sa puso ko ito. Unang-una ho, lagi nating tandaan, ito ho yung makina ng katawan natin. Ito ho. Puso ho. Pag huminto na yung patay na kayo. Tama ba? Alagaan ho natin to. Kasi nung una, unang-una, dahil sa kinakain natin ngayon, nanindikit na yung mga ugat natin sa puso natin. Pero minsan, sobrang init ang panahon ngayon. Dito sa Pilipinas, napakainit ang panahon. So, kailangan natin magbida para sa puso natin. Plus, ulitin ko, sa 6,700, 5 box ng bida. Plus, 2 box ng C24/7. 2 box dito. Ang 1 box nito, 3 banig sa 1 banig. 10 capsule. So, 30 capsule naman. Good for 1 month. So ngayon dito, sinasamahan pa nitong 1 banig na to, retail pack, ngayon, at may copy pa. So lahat ng to, ulitin ko, 5 box ng bida, 2 box nitong C24/7, plus may 1 banig pa, plus may mga coffee pa. Ito ho yung 6,700. Ngayon, huwag na huwag nyo pong ibenta yung product na yan. Gamitin nyo po. Bakit ako ho, sa akin na lang ho, hindi ko binenta yung product dahil ang mahalaga sa aking kalusugan ko. Tanganungin ko kayo, dahil sabi ko nga kanina, kailan ka ba huling nag-invest ng katawan mo? Tama? So dito, huwag nating tipirin to. Kasi nag-iisa lang to. Pag tinitipid natin to, para na rin tinitipid natin pamilya natin. Tama ba ako? So dito, tanda natin, ang buhay natin ay nag-iisa lang. Ang buhay natin, one way ticket lang to, wala nang balikan to. Tama ba? Alagaan natin. Tama? Kaya sa akin ho, hindi ko binenta to, ginamit ho ng buong pamilya ko. Maganda ho ba? Yes. Plus, bibigyan ka pa dito ng halagang 2,000 para saan naman yung 2,000 na yan? Ito ay personal free medical check-up. Okay. Ma'am, tingin to. Naglabas ka ng 7,980, may prada kang ibang balik sa'yo na worth 6,700. Plus, mayroon ka pang 2,000 free medical check-up. Mahalaga ba ang check-up? Yes, napakahalaga ang check-up. Bakit ho? Unang-una, dito, minsan, okay, malakas tayo ngayon. Hindi natin alam, may sakit na pala tayo. Tama ba ako? So, dito ho, dapat ho, dito, magpapacheck-up tayo. Maraming Pilipino ay magpacheck-up, takot malaman yung sakit.
So ang kagandahan ho dito, gandahan dito ma'am, dapat magpa-libre ho dito. Free ho ito. Hindi ang kagandahan dito. Ngayon, dito saan po tayo magpa-check up? Ma'am, ang maganda ho dito, general check up. Para may mga clinic kong tie up tayo. Tama? So bawin na ho ba? Bawin na ho. Plus bibigyan ka pa ng 2,000 o 200,000. Para saan lang 200,000 na yan? Ito ay personal accident insurance. Insured ka ho ng 200,000. Yung 200,000 to ay protection sa pamilya natin. Bakit para sa akin mahalagang insurance? Lahat to tayo na mamatay. Tama ba? Ang halaga protektado yung pamilya natin. Tama ba ako? So ang ganda nito, ito pa. Hindi ka pa ng 10,000 medical reimbursement. Halimbawa ho, minsan, ang aksidente kasi hindi natin alam. Tama? Ngayon, minsan, may isang member naglakad dyan sa highway. Naglakad dyan sa highway, ngayon natagis ng truck. Nung natagis ng truck, nasugatan, dinala sa hospital. Yung gagastusin mo sa hospital, maximum 10,000, ibabalik sa'yo. Tama? Ibabalik sa'yo. Yung halagang 10,000. Basta katunayan na may certificate galing sa doktor. Katunayan ng disgrasya ka. So ngayon dito, bawi na. Ito pa maganda. Bibigyan ka pa dito ng free scholarship. Itong scholarship na to ay transferable dito. Ngayon, ang maganda sa scholarship na to, hindi lang isang semester. Hanggang matapos yung bata sa college. At ang maganda pa sa certificate ho na to, ito ay, ulitin mo, transferable ho. Pwede sa anak, pwede sa kapitbahay, pwede sa inaanak, pwede sa mga kaibigan or anak ng kaibigan. Ulitin ko, ma'am, ito ay hindi lang isang semester hanggang matapos yung bata sa college. So, ang maganda pa dito, kahit maliit pa yung bata, pagdating sa college, wala ka ng problema. Wala ka ng problema. At ito pa yung pinakamaganda dito sa certificate na to. Kaya't gagawin pa lang mamayang gabing bata, scholar na. Di ba maganda yun? Tama? Certificate po ito, anytime pwede lang gamitin ng bata. Kahit ngayon pasukan, pwede na ho. So, tingnan nyo po ito. Kaya nyo bang magpag-graduate ng isang bata sa college dahil sa halagang to? Hindi ho. Pero dahil sa pera mong to, ulitin ko, dahil sa pera mong to, lahat ng sinabi kong to, nasa iyo na. Sulit ho ba? O sulit na sulit ho? Bawi na ho. Ito pa ho maganda. Ma'am, pakita ko sa inyo. Sahit sa gusto mo, magkakasakit ka. Sahit sa gusto mo, magpapacheck up ka. Sahit sa gusto mo, madisgrasya ka. At higit sa lahat, mabinata ka man, or dalaga ngayon, darating ang time, magpapaaral ka rin. Tama? So, bawi ho ba? Bawi ho. Dito pa lang, binipisyo pa lang to, bawi na. Hindi ka pa nag-start. Naglabas ka nito at hindi ka magbabayad sa amin nito. May opisina ho tayo. Ngayon, sa 780, ito na ho yung kapalit na binipisyo ho. Hindi ka pa nag-start. So, paano ba mag-start? Pag nag-start ka dito sa negosyo to, yung kikitain mo, dito mo makukuha. Sa Bangko de Oro. Sa BDO. Ngayon, malaking bang kumpanyang BDO? Malaki ho. So, yun yung number one na bangko ho ngayon sa Pilipinas. Ngayon, ang maganda ho dito, ma'am. Ma'am, ang kitaan ho dito araw-araw. Ulitin ko, ang kitaan natin araw-araw. Hindi ka na mag-antay ng Linggo, Kinsenas, kapot-taposan. Dito ay araw-araw. Ngayon dito, mag-add ka lang ng 200 pesos para sana may 200 pesos para ipaproseso natin yung BDO mo or ATE mo. Ipaproseso natin. At maganda yan, pipill up ka lang ng form, kami na magpaproseso niyan. Plus, 200 pesos para sana may 200 pesos na yan. Siyempre sa company ID. Kailan may ID tayo? Pag nagpa-check up ka, paano malalaman natin na member ka? Tama? So dito, ma'am, ito lang po inilabas nyo. Plus ito. Sulit ho ba? Yes, sulit na ho. So yan ho yung benepisyo ng Alliance in Motion Global. So boet, paano ba start natin ang business? Okay, ito na ho. Ito na, huwag na pong kukurap kasi no, pag-usapan natin ay pera na ho. Sabi mo kanina, hindi tayo mukhang pera, pero gusto natin ng pera. Gusto nga, ito na ho. Ang unang gagawin nyo po, mag-imbita ka. Pag nag-imbita ka, babayaran ka ng 500 pesos. Yan yung direct referral. Ulitin ko ho. Ngayon,
Ngayon, ang unang gawin mo mag-imbita ka. Pag nag-imbita ka, bibigyan ka ng 500 pesos. Paano yung buhay? Ito na ho. Kayo na ho to, you. Ngayon, member ka na, nagbayad ka na ng 780. Ulitin ko ho. Member ka na, nagbayad ka na ng 780. Kayo na ho ito. Ikaw na to. Ngayon, ang negosyo natin ay kanan at kaliwa lang. Left and right. So, paano ba yung buhay? Ngayon, ma'am, member ka na. Anong unang gagawin mo? Ikaw to, mag-imbita ka lang. Ang unang imbitahin mo yung mga kaibigan mo o kapamilya mo. Ngayon, ang maganda ho dito, itong kaibigan mo na to, kami magpaliwanag, hindi ka magpaliwanag. So may mga opisina ho tayo. Ito ho maganda. Kung ikaw to, ikaw nag-imbita nitong kaibigan mo na to, nag-join, sumama ho ito. Automatic sa account mo may 500 pesos ka. Ngayon, ang maganda ho dito, sa 500 pesos na yan, sa 500 pesos na yan, pag dumating na yung ATM mo, may withdraw mo na yan. Kinabukasan. So dito ulit mo, halimbawa ngayon pumasok, kinabukasan, makukuha mo na yung 500 pesos. Para sa inyo, 500, pwede na ba? Pwede na ho. Tama, pwede na ba ang Jollibee yan? Tama ba ko? Ano? Niloko mo natin yung kaibigan mo? Hindi ho. Bakit? Kung 780 yung nilabas mo, 780 din nilabas niya. Kung may scholar ka, may scholar din siya. Kung may insurance ka, may insurance din siya. Tama? Ibig sabihin ho, kung ano yung nakuha mong benepisyo, yun din makukuha ng kaibigan mo. So may niloko ba tayo? Wala ho. Wala tayong, di ba masarap po mag-digosyo na wala kang nilukot, wala kang inargabyadong tao? Yes. Ngayon, ito ho maganda. Mag-imbita ka pa ng isang kaibigan. Itong kaibigan na to, ikaw pa rin nag-imbita. So ngayon, babayaran ko rin ng 500 pesos. Ibig sabihin ho, bawat imbita mo, pag nag-join, sumama, 500 ng 500 ka. Sa dalawang kaibigan, magkano kinita nyo? 1,000. Pwede na bang 1,000? Yes. Pero ang kagandahan dito, hindi kaya yaman sa 500 na 500. Dito pagkikita ng malaki. Sa 1,500, yan yung matching bonus ko. Paano ba yan? Ito ho, pinakasimple lang ho ito. Kung ikaw to, di ba may tao ka sa kaliwa? May tao ka sa kanan? Automatic, computer na ang magpapanis niyan para kumita ka ng 1,500. Ulitin ko ho, maraming nalilito ho dito. Kung ikaw to, may tao ka sa kaliwa na isa, may tao ka sa kanan na isa, automatic ipaparis ng computer yan, may bonus ka pang magkano? 1,500. Ngayon, 1,000 plus 1,500, magkano kinita mo? 2,500. Ang 2,500, pwede na ho ba? Ma'am, pwede na ho. Ulitin ko ho, ha? Kasi noong una, maraming nalilito dito. Pag ganito, ano ba yung 1,500 na yan? Ulitin ko, pag may tao ka sa kanan na isa, pag may tao ka sa kaliwa na isa, automatic ipaparis ng computer yan, ikaw ay kikita ng 1,500. Yun po yung i-add kong 1,500. Kaya naging 2,500. So, pwede na ho ba sa inyong 2,500? Paano kung naging linggo-linggo? Pwede na. Ito ho maganda. Kung ikaw to, di ba ito yung inimbitahan mo? Anong gagawin mo sa kaibigan mo? Sabihin mo, kaibigan, mag-imbita ka lang din ng dalawa. Si 1 at sa si 2. Ngayon, magkano makikitain ng kaibigan mo? Ngayon, si kaibigan mo nag-imbita ng kaibigan niya, meron din siyang 500. Itong kaibigan mo nag-imbita rin ng kaibigan niya, meron din siyang 500. Itong kaibigan mo may kanat kaliwa rin ba? Yes, meron din siyang 1,500. Ngayon, magkano kinita ng kaibigan mo? 2,500. Ma'am, ipipapaliwanag ko. Marami tao dyan sa labas laging sinasabi, pyramid! Ganag pyramid yan. Tama ba ako? Ngayon, marami yung mga tao dyan sa labas, sa ganang negosyo, taas lang kumikita. Wala na yung baba. Tama? Papakita ko sa inyo na mali yung iniisip nila. Ngayon, kung ikaw yung nasa taas, nag-imbita ka ng dalawa, magkano kinita nyo? 2,500. Itong kaibigan mo na sa baba, nag-imbita lang din ng dalawa, magkano kinita niya? 2,500. So, patas lang. Kung magkano kinita na sa taas, yun yung kikitain nung nasa baba. Ngayon, ito pa ho. Sabihin mo sa kaibigan mo, kaibigan, mag-imbita ka lang din ng dalawa. Si 3 at sa si 4. Ngayon, magkano kikitain ng kaibigan mo na sa kabila? Di nag-imbita siya, mayroon din siyang 500. Nag-imbita? 500. Ngayon, may kanat kaliwa rin ko. Yes, mayroon din siyang 1,500. Magkano kinita ng kaibigan mo? 2,500. Tama? So, ang kagandahan dito, ma'am, tingnan niyo po to. Kung ikaw to, nasa taas, kilala ba yung apat na to? Maring kilala, maring hindi. Tama ba ako? Maring hindi. Ngayon, ito ang maganda. Since ang business natin ay kanat kaliwa lang,
tingnan nyo po to. Kung ikaw to, di ba may dalawang tao pumasok sa kaliwa mo? May dalawang tao pumasok sa kanan mo? Tuwing ipaparis natin yan, ikaw ay kikita ng 1.5. Tingnan nyo po to. Ikaw to, di ba may dalawa dito? Dalawa dito? Ito muna ipaparis natin itong dalawa. Ikaw ay kikita ng 1.5. May isa dito, isa dito? Ipaparis natin yan. 1.5 ulit. Ilang 1.5 ang kinita mo? Dalawa. Magkano? 3,000. Ito, tingnan nyo po. Ma'am, sino nag-imbita nito? Kaibigan mo. Sino nag-imbita nito? Kaibigan mo. Kung ikaw to, may ginawa ka ba? Wala. Wala kang ginawa. Pero may 3,000 ka. Pwede na ba? Tama? Ito yung gusto ng mga Pilipino. Wala nang ginagawa na kumikita. Paano mo ito? Paano kung ito nag-imbita mo at ito nag-imbita? 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 Ito nag-imbita? 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 E ngayon, paano kung ganitong senaryo? Ma'am, sa ibang kumpanya, pag ganitong itsura, ganitong structure, wala ka ng kita. Bakit? Ma'am, sa ibang kumpanya, para kumita ka ng 1.5, ulitin ko, sa ibang kumpanya, para kumita ka ng 1.5 ka lang, balance lang ho. Sa atin, hindi. Kahit tagilid, tagibang, tabingi, 1.5 ng 1.5 ka. Tama? Maganda ho ba? Yes, maganda. Ngayon, sabi ng iba, piramid yan. Wait, piramid yan. Tama ba ako? Hindi ho. Papakita ko sa inyo, ang piramid ho, ganito. Tama? Tingnan niyo po, ang itsura, piramid ba? Hindi ho. Tama? So ngayon, paano kung wait kung ito nag-imbita? Ito nag-imbita. Kikita ba ako? Yes, kahit tagilid yan. 1.5 ka. Wait, paano kung ito nag-imbita? Ito nag-imbita. Pwede ba yan? Yes. 1.5 ka pa rin. Ibig sabihin, no, basta't may tao sa kanan, kahit nauna, may tao sa kaliwa, kahit nauli, ipapares ng kumpitan. 1.5 ng 1.5 ka. Dahil sa ibang kumpanya, para kumita ka ng 1.5, kailang perfect triangle lang. Hindi ko tayo ganun. Maganda mo ba? Yes, maganda. Wait, paano kung tumigil to? Tumigil yung side na yan. Pag tumigil yung side na yan, kikita pa ba kami? Yes, kikita ka pa. Ngayon, ito lang dumami. Paano kung ito lang dumami? Tama? Ito lang kung dumami. Dumami to. Dumami, dumami ho. Dumami, dumami. Dumami ho ito. Dumami yung mga tao ho dito. Ulitin ko ho. Dumami ito. Ito huminto. Ulitin mo sa ibang kumpanya, wala ka ng kita. Sa atin, meron pa. Tignan ito. Ito huminto. Ito lang dumami. Ngayon, lahat ng pinaliwanag ka ng product, bawat product may points. Ngayon, lahat ng to bumili ng product dahil may gustong bumalik, gustong gumanda, gustong sumeksi. Bumili sila ng product. Pag umabot ng 1,200 points, itong 1,200 points, ipaparis yan sa tao. 1.5 ka ulit. Kaya ang kagandahan sa Global, hindi lang pala tao sa tao ang ipaparis para kumita ka ng 1.5. Pwedeng tao sa produkto. Maganda ho ba? Sa ibang kumpanya, tao sa tao lang. Kaya pag wala nang gumalaw, sarado ng kumpanya, babayunan mo. Tayo ho, tayo, dito sa Global, hindi ho tayo tulad nila. Kaya mag-iingat ho kayo, pag tao sa tao, huwag nang pasukin. May tendensyo na magsara yung kumpanya. Ito ho, maganda. Boy, paano kung huminto rito? Huminto yung kanan, huminto yung kaliwa. Kikita pa ba tayo? Yes, kikita tayo. Tingnan mo to. Lahat ng mga tao dito, bumili ng product, may gustong gumanda, so make sure gustong pumuti ho. Ngayon, bumili sila ng product. Pag umabot ng 1,200 points ang bilhin ng product, kahit hindi sila nag-imbita, huminto na to. Bumili nila ng product. Umabot ng 1,200 points yung bilhin ng product, tapos bumili rin sa kabila, ipaparis yan. 1.5 ka ulit. Ibig sabihin ho, pag wala nang gumalaw sa kabila, walang gumalaw sa kanan, ngayon, basta may willing product, pag umabot ang 1,200 points, 1,200 points, ipaparis yan, 1.5, yun yung product sa product para kumita ka ng 1.5. Maganda ho ba? Yes, napakaganda ho. Ma'am, sa Global, papakita ko sa inyo, hindi lang tao sa tao para kumita ka ng 1.5. Pwedeng tao sa product, pwedeng product sa product. Maganda ho ba? Yes, napakaganda. 2 years ako, nakita ko yung sistema to. Hindi ko po pinakawalan. Dahil marami na rin po akong napasukan na hindi tulad nito. Dito ko muna tagpuan yung pinakamagandang sistema ng Alliance Emotion Global. Ngayon,
Yan lang ba'y kitaan? Hindi ho, mayroon pa. Ngayon, ito, eh, buhay paano kung ay hindi kayo magsara yung kumpanya nyo pag 1-5 ng 1-5? Tama ba ako? Ganun kaagad ang kalimitang tanong ng iba. Hindi ho magsasara. Bakit ho? Dito kasi may tinatawag tayong safety net ho na dapat yung ibabayad ng kumpanya sa tao hindi sobra. Kasi pag sobra ibabayad ng kumpanya sa tao, magsasara ho tayo. Tama ba? So dito ipapakita ko sa inyo. Dito ho, dapat ang ipapasok mo sa loob na isang araw ay 16 pares lang. Ulitin ko, 16 pares lang ang ipapasok mo sa loob na isang araw. Paano ba yung 16 ng pares na yung buhet? Sample para mas maunawaan natin. 20 pumasok ngayong araw na to sa'yo. Dito sa kaliwa mo. Ngayon, ilan lang yung babayaran sa'yo? Di ba 16 lang? Ilan yung sobra? 4. Yung 4 ho na yon, kita na ng kumpanya. Yun yung tinatawag na plus out. Dapat kumita ang kumpanya. Dahil pag hindi kumita ang kumpanya, hindi na rin tayo magkita-kita pa. Tama ba ako? So dito, halimbawa, pumasok kayo 20, ang babayan sa'yo? 16, yung sobra? 4. So dito, yung 4, kita na ng kumpanya. Tama? Eh yung iba naman, ganito. Pag naka 16 na, yung iba kasi pag marami ang tao mo, monitor ka nilang. O pag naka 16 ka ngayong oras na to, pag may 4 pang papasok, bukas na. Tama? Para kinabukasan, another 16 na naman. Tama ba ako? Basta dito, 16 lang ho ang ipapasok mo sa loob na isang araw. Pag may sobra ka, hindi kinabukasan na. Ngayon, 16, yan mo ito ha, 16 times 1.5 equals 24,000 per day. Sa isang araw lang. Yung 24,000 ang potential income mo. Ngayon, may iba na lalakihan. Tama ba ako? Hindi ho. Guys, ma'am, sir, take note, ang pinag-usapan natin ay business, hindi employment. Tama ba ako? Alam natin nandito sa negosyo na malakihan ang kitaan. Tama? So dito ho, yan yung pinakita ko sa inyo para hindi malugi ang kumpanya. Ibuhit, yan lang ba yung kitaan nyo? Hindi ho, meron pa. Ito ho. Ngayon, ito po yung kitaan. Ito, ito yung unilevel. Ipapakita ko sa inyo yung kitaan na sinasabi ko pa. Ngayon, ito yung unilevel na to. Yan, ito yung unilevel na to. Ito naman yung sa product, halip pag may bumili ng product. Ngayon, dito, halimbawa, ikaw to, you. Ngayon, di ba ito yung unang inimbitahan, itong kaibigan mo na ito, unang inimbitahan mo, pag bumili siya ng product, 10% ka. Pag ito, itong kaibigan mo na sa kabila, pag bumili ng product, 10% ka. Ulitin ko, pag ikaw nag-imbita, 10% ka. E paano naman kung hindi ikaw nag-imbita? Tulad nito. Nakikita yung kababa. Yes. 5%. Okay, ngayon, paano naman kung ito nag-imbita? Nag-imbita. Eh ngayon, malayo na ito sa'yo. May kikita yung kababa. Pag bumili sila ng product, yes. 5% ka. Eh ngayon, sa first level mo, 10% ka. Sa second level, third, fourth, hanggang 10th level. Ulitin ko, second level hanggang 10th level. Hanggang 10th level, 5% ka. Nasundan ba? Eh, paano naman yung pang 11th level? Tama? Ito na ho yun. Ito yung stair step. Ito ho yun. Paano ba yung stair step na yan? Ito ho. Yan. Ayan. Ang stair step ho ito. Pag nag-join ka, ang tao sa'yo distributor. Distributor ang tao sa'yo. Pag tumas yung position mo, silver executive ka. May 10% kang additional. Ngayon, pag tumas yung position mo, gold executive ka, may 20% ka. Pag naging global ambassador ka, may 30% ka. Tanong, paano ba makuha namin yung position na yan? Paano ba namin ma-hit yung position na yan? Halimbawa, ito ba yung grupo mo? Lumaki yung grupo mo. Bumili ni sila ng lahat ng product. Bumili sila ng product. Di ba kanina? Second level up to 10th level lang. Ang maganda ho dito, sa stair step, mula first level hanggang infinity, lahat na yon pagsasamahin. Yung points. Ngayon, pag pinagsama yung points na yon, pag naka 10 pers,
10 group points. Ulitin ko, group points ang pinag-usapan dito. Pag naka-10 group points, ho, automatic ka lang, silver executive, may bonus ka pang 10%. Bukod dito, additional pa to. Ngayon, pag naka 100 group points, itong buong grupo mo, naka 100 group points, automatic ka ng gold executive. Mayroon ka pang 20% bukod dito. Ngayon, pag lumaki yung grupo mo, naka 1,000 group points, automatic ka ng global ambassador. Pag global ambassador ka, may 30% ka pa. Additional pa ito sa kinikita mo sa yung level. Maganda ko ba? Napakaganda ko. Ito ho, isipin mo, pag nasa yung global ka, pangarapin mo maging global ambassador. Pero pag global ambassador ka, hindi ka nababa sa 300,000 month. Pwede na ho, Ben. Pwede na ho. Tama? Ngayon, i-buhit niyan lang ba yung kitaan? Mayroon pa ho. E paano naman ako kung mahihain ako? E mahihain ako. E tamad ako. Pwede ka dito, kaibigan. Mahihain ka, tamad ka. Pwede ka. Lahat kasi sa global, welcome mo. Dito, hindi pinag-usapan kung ano natapos mo. Hindi pinag-usapan dito kung anong sitwasyon mo sa buhay. Basta bukas lang mo ito. Ngayon, paano ba yan? Halimbawa, ikaw, you. Ngayon, isa lang na imbita mo. Ngayon, di ba ikaw tamad? Mahihain pa? Ito rin na imbita mo. Itong na-imbita mo, ganun din, tamad, mahihain. So, kayong dalawa, tamad at mahihain. At ang matindi pa nito, itong kaibigan pa nito, na-imbita, ganun din, tamad, mahihain. Isa lang din na-imbita. Ngayon, kayong tatlo, mahihain, tamad na, tamad pa. E ngayon, ang matindi nito, may kakilala, Boyet ang pangalan. E ngayon, itong Boyet na ito, makapalakuma, ngayon, nag-imita, lumaking grupo niya. Nung lumaking grupo ni Boyet, global, naging global ambassador itong taon to. Ngayon, nung naging global ambassador to, kayong tatlo, automatic din, global ambassador. Maganda ko ba? Kaya ikaw, tamad ka, mayayin ka, may pag-asa pa. Tama ba ako? So yan ho yung sistema ng Alliance in Motion Global. Maganda ko ba? Yes, napakaganda ko. Napakaganda. Kaya dito, ma'am, huwag mo sayangin tong oportunidad na to. Ulitin ko, ang oportunidad, minsan lang kakatok. Tama? Minsan lang kakatok. Kaya dito ho, nagustuhan mo, nandito kami para tulungan ka. Kaya maraming salamat at good morning sa ating lahat. Dito ho, nagbabalik ho ang inyong lingkod. Diba? Napakaganda ho ng product. Napakaganda ng kitaan. Napakaganda ng sistema. Anong problema ho? Diba? Isusulat ko po yung problema. Problema ho ba? Yung 7980. Ma'am, ako na ho sasagot. Hindi ho problema to. Hindi ho problema yan. Kundi solusyon sa matagal mo ng problema. Bakit ko nasabi, ma'am? Nung 2005, anong problema mo? Di ba pera? Dumating na yung 2030 na to. Anong problema mo? Di ba pera pa rin? Ibig sabihin, noon pa problema ang pera, ba't hindi mo solusyonan? Tama? O ngayon, ho, ngayon 2013, wala kang babaguhin. Wala kang gagawin. Tuloy mo lang ginagawa mo. Ngayon, hanggang dagdagan natin 5 taon, hanggang 2018, tingin mo anong problema mo? Pera pa rin. May mabago pa sa'yo? Mayroon. Edad mo. Tatandaan na naman. So, ang kagandahan mo dito, ma'am, dito, sabi ko nga, noon pa natin ang problema, pero ba't may solusyonan na ho natin? Tama? At dito ho, dapat ang tingin mo nito, hindi problema. Kasi pag ang tingin mo nito, problema, kahit abutin ka ng 2018, hindi mo talaga kayang gawa ng paraan. Dahil ang tingin problema eh. Pero pag alam ba tingin mo nito solusyon, kahit mamaya, kayang-kaya mong gawa niya. Basta para sa panglo. Tama ba ako? Eh, kagandahan dito. Ma'am, itong 780, 2 years ago, ang tingin ko po nito, hindi yung problema. Ang tingin ko po nito, solusyon. At para makuha yung future ko. Ang future ng pamilya ko. Tama?
yun yung kagandahan dito. Parang, lahat po tayo nagdadasal. Pag hirap na hirap pa na sa buhay, tsaka kalahalapit sa Kanya, Lord, bigaw mo nga ng oportunidad. Hindi mo siya bababalito na bigyan ka ng milyon. Tama? Gagamit mo siya ng instrumento. Tama ba ako? Malay niyo po, yung matagal mo na hinihingi sa Kanya, nasa harap mo na pala. Tama ba ako? Pero kaso nga lang, kalungog mo nang buksan to. Tama? O ngayon, ang 7980, ang 7980 na yan, Ma'am, ulitin ko, napakalit na halaga nito. Bakit ho? Minsan nga, paglabas tayo ng higit pa niya, na wala naman nangyayari. Tama ba ako? Alam niyo ho ba, i-share ko lang sa inyo, nung nakaraan, galing ko ng Pampanga. Ngayon, galing ko ng Pampanga, ngayon, tapos na yung presentation, habang sinusulat ko ho ito, ngayon, habang sinusulat ko ho ito, alam mo isang taong tumayo ho, namumula. Sabi sa akin, eh, hindi ko kaya, laki naman yan. Yung sabi na yung itin na yan, magkakang tirasweldo ko. Ikas sa akin. So sabi ko sa akin, sir, sandali lang. Sandali lang. Pinaupo ko po yung tao. Tapos ngayon sabi ko, bakit tayo mga Pilipino? Bakit tayo mga Pilipino? Bakit tayo mga tao? Pag ang pinag-usapan, pagbabago ng buhay, ba't kakunat natin? Bakit tayo mga tao? Pag ang pinag-usapan, para sa pamilya, ba't ang hirap natin maglabas ng pera? Pero sa inuman, kahit ilang kahong red horse, hindi ka nagdadalawang isip na maglabas ng pera. Sa sugal, kahit matatalo ka ng malaki, hindi ka natatakot. Pero pag para sa pamilya mo, ba't takot na takot yan at katunat mo pa? Tama? Ako, 2 years ago, hindi ako natatakot maglabas nito. Dahil alam ko, para sa pamilya ko. Tama? Yung kagandahan mo dito. Ma'am, sir, dito ko, huwag niyo po sayangin yung oportunidad na to. Kung nagawa ko, mas magagawa mo. Tama? Sabi ko nga dito, kung ikaw yung tipong tao ngayon, hirap na sa pagbabudget ng kulang. Kung ikaw yung tipong tao ngayon, nasawan-sawa na sa hirap ng buhay. Kung ikaw yung tipong tao ngayon, na pag humingi yung anak mo, wala kang maibigay. Kung ikaw yung tipong tao ngayon, na halos wala nang natitira sa sweldo mo, sapat na po na dahilan yun para gawin mo itong in-global. Tama? Ngayon, pag umuwi ka sa bahay nyo, okay lang bawagan mo ng papasok sa bahay nyo? Titigan mo muna yung bahay mo. Titigan mo. At tanong mo yung sarili mo 3 beses. Ito na ba yung bahay na ito na pinapangarap ko para sa pamilya ko? Pumasok ka sa loob. Huwag kang mahiyang pumasok. Bahay mo po yun. Ngayon, pagpasok mo sa bahay, ang unang tingnan mo anak mo. Parang tingnan mo asawa mo, nanay mo, tatay mo. Ngayon, pag tinitigan mo sila, tinitingnan mo, tanongin mo yung sarili ng 3 beses. Ganito ba ang gusto ko para sa kanila? Tingnan mo yung laman ng rent mo. Tingnan mo yung nasa paligid mo. Gamit mo. At tanongin mo yung sarili mo ng 3 beses. Ganito ba ang gusto ko para sa pamilya? Tama? Lagi mo nating tandaan, hindi mo tayo pabata. Tama? Ang lakas lilipas din kung ang ganda kukulubot din yan. Tama? At walang taong gusto magtrabaho ng habang buhay. Ma'am, sir, ako matanggal na ako sa abroad. Kaya ako nag-decide na pasukin itong in-global. Kaya ako nag-decide ngayon pasukin in-global. Dahil yung time ho, yung oras na wala ako sa pamilya ko, hindi ko na pwede ibalikin. Tama? Ngayon, kung ikaw ngayon nasa abroad, namimiss mo yung asawa mo, namimiss mo yung anak mo, tama? Nahuhumsik ka ngayon. Tama? Napakatagal mo na dyan. Wala kang ipon. Ma'am, sir, try mo lang to. Try mo lang to. Baka ito na rin yung matagal mong dinadasal para makasama mo sila. Tama? At malay niyo po, ito na yung maging daan para umasayang sa parin. Para mabago yung buhay mo at higit sa lahat para mabigyan mo magandang kinabukas ang pamilya mo. Tama? Minsan, sa totoo lang ho, ako galing ho ng abroad. Minsan, pag humingi sa akin ng ano, kapatid ko, wala akong maibigay. Kung ikaw ngayon nasa abroad, pamilyado ka, pag humingi lang yung asawa mo, pag may sakit yung anak mo, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Hindi mo alam kung saan ka manghihiram ng pera. Tama ba ako? So dito ho, para masolusyonan natin yan, pagtutulungan natin to. Huwag ka matakot sumubok. Lala kung para naman sa pamilya.
bigyan ko po kayo ng assurance. Ilabas niyo po yan. Ilabas yung 780 na to. At ipangako mo sa akin na tatrabuhin natin. Tama? Pag may pangako mo sa akin, tatrabuhin natin. And pag di ka kumita sa loob ng isang taon, isasoli ko sa inyo to. Pero pangako mo rin sa akin, pag kumita ka, okay na may lilibre mo ako. Tama? Ako pipili ko saan. Tama ba? Sa rustika. Tama? So pwede ba yun? Tama ba ako? So dito, sa akin lang, ma'am, pwede ho natin pagtutulungan to. Itong negosyon to. Sabi nga, hindi ko huli niya to, hindi mo rin niya to. Kung ito naman ang papangan sa atin, ba't natin hindi niya ito? Tama? Kaya maraming salamat, at dito, pwede ko mabago yung buhay natin. Na kaya namin, kaya mo, kaibigan. Thank you. Lahat ho tayo gustong kumita. Tama ba ako? Lahat naman Pilipino gustong kumita eh. Lahat tayo gustong kumita na mabilisan. Tama ba ako? So ngayon sa panahon ngayon sa hirap ng buhay, lahat ho tayo gustong kumita. Tama? Papakita ko sa inyo, kung paano tayo kikita ng mabilis na mabilis ho dito sa Englobal. So ngayon, kaso nga lang, depende sa laman ng bulsa mo. Pero dito, unahan na kita, pag gusto mong karirin ang Englobal, dapat medyo malaki rin ilalabas mo. Tama? Paano yung buhay? Paano yung ano na yan? Ito ho. Ang natandaan mo yung isang account? Ang isang account ho, 7,980. Yun po yung halaga ng isang account. E ngayon, kung gusto mo talagang seryoso eh, kung gusto mo talagang pasukin ng iyong karirin ho, huwag ka mag-isang account. Bayaran niyo po yung pitong account. Ito ho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa Englobal po, sa isang tao, pwede kang magpitong account. Pwedeng pitong account. Or pwedeng pitong ulo. Ngayon, ang maganda dito, ang isang account, 7,980. Pag binayaran mo itong pitong account na to, na nakapangalan lang sa'yo, times 7 din to. Ang halaga ho, 55,860. Yan po yung e-invest nyo. Yan po yung maging investment nyo po dito. Pag gusto nyo kumita ng mabilis. Tanong, anong negosyo pasukin mo sa halagang yan? Pwedeng ipautang mo. Tama ba? Kaso kaaway mo sarili mong pera. Pwedeng saris-saris to. Kaso walang utangin ay kumparit ni kumari lang. Tama? Pero ang pinakamaganda mo dito, ito yung in-invest mo. Kikita ka agad, minuto lang, babalik sa'yo yung 10,500. Di ba maganda? O ngayon, paano ko ba kinita yung 10,500 na yung buhay? Paano ba? Dito ho, di ba ikaw to? May 500 ka dito, 500 plus 1,500, hindi may 2,500 ka na. Eh, ikaw pa rin to. May 500 dito, 500 plus 1,500, 2,500 ulit. Eh, ikaw pa rin to. 500 plus 1,500, 2,500 ulit. Eh, ngayon may dalawa dito. O 1,500 plus 3,000. Ngayon, pag itututal ho natin lahat to, 10,500. Hindi ka pa nag-start. Hindi mo pa inumpisahan yung business. Bumalik na sa'yo kaagad yan. Maganda ho ba? Yes, maganda. Ngayon, ilagay mo sa banko to. Tutubo ba ganito malaki? Sa loob ng isang taon? Hindi ho. Tama? Pero ang kagandahan dito, nilabas mo ngayon, ngayon din babalik agad yung 10,500. Di ba maganda? Yes, maganda. Ito pa ho. Ang isang account, di ba, may product na halagang 6,700. If ito binayaran niyo po, di pitong 6,700 din. Yes. Nasa 45,000 na worth of product bumalik sa'yo. Unahan ko na ako kayo. Sabi ko nga kanina, huwag na huwag mong ibenta yung product. Ipagamit mo sa pamilya mo. Kasi sa para sa akin ho, mahalaga yung kalusugan ng pamilya ko. Kaya hindi ko mabenta din yan. Inamit ko ho. Tama? Yun pinaka-importante ho. Sa panahon ngayon, grabe, habang sumasarap yung kinakain natin, umiiksi naman yung buhay natin. Tama ba ako? Oo, gagamitin natin yung supplement. Food supplement na nakakatulong sa katawan natin. Tama? Ngayon, dito halos bawi na, dalawa pa lang, bawi na. E ngayon, ang isang account, may isang scholar. E pito binayaran mo, pitong scholar din po. Pitong scholar. Pito rin po pwede mong paaralin. Tanungin ko po kayo, kaya mo bang magpaaral
ng 7 bata dahil sa perang to? Hindi ho. Hindi mo kayo magpag-graduate ng 7 bata dahil sa perang to. Pero dahil sa perang to, lahat ng to, nasa iyo na. Maganda ho ba? Yes! Ngayon, mayroon ka pang 7 free medical check-up. Plus, mayroon ka pang 200,000 accident insurance. Ngayon, dito ho sa 200,000, karamihan ka sa nang tanong ng iba, if ito binayaran ko, dapat itong 200 din. Hindi ho. Hindi naman tayo malapusa. Hindi malapusa yung buhay natin. Isa na buhay natin. Tama? Kasi ito, nakapangalan lang sa isang tao. Ulitin ko, nakapangalan lang sa isang tao ito. Kaya isang 200 lang. Malinaw. Okay. Bibi nga pa ng 10,000 medical reimbursement. Isa lang din. So ma'am, sir, ito yung nilabas nyo. Ito na ho yung bumalik sa inyo. Bawi, oh. Bawin-bawi. Bawi ho. Hindi ka pa nag-start. Hindi ka pa nag-umpisa. Bumalik na sa'yo yan. Ngayon, tanong. Eh, bakit? Paano ba umpisahan? Ilang tao naman imitahin ko? Ito ho. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong tao lang ho. Walong tao lang imitahin mo. Ngayon, sa walong tao na yan, sa walong tao na yan, pag naintindihan nila yung business, naggustuhan, ganito rin investment nila, tulad mo. Ulitin ko, itong walong taong to, naintindihan nila yung business. Ganito rin ang business, ganito rin gusto nila. Ganito rin gustong investment nila. Sa walong taong na to, ang kikitain mo, 126,000. Ulitin ko, sa walong taong na to, pag ganito rin investment nila, 126,000 ang pwede mong kitain. Eh ngayon, paano kung after 3 months, ganito mo ha, after 3 months, nailagay mong 8 taon to, eh after 3 months, mayroon ganito, pwede na ba sa'yo? Eh ngayon to, ganito po. Paano kung after 2 months, nailagay mong 8 taon to, after 2 months, mayroon ganito, pwede na ba sa'yo? Pwede na po. Tama? Yun yung kagandahan dito. Ngayon, ibuhit, hindi lang naman 8 yung kaibigan ko. Paano kung 15? 15 ang napajoin ko. Lihigit ba dito kikitain ko? Yes. Ha? E ngayon, anong gagawin natin sa 8 tao? Tulungan lang din natin itong mga to na makahanap silang tingwa 8 tao din. Ulitin ko ho, tulungan lang din natin sila, tulungan natin sila na makahanap rin silang tingwa 8 tao. Itanong, paano kung itong 8 tao na to, itong 8 tao, kumuha ng tingwa 8 tao na ganito rin investment, 1 million ka na. Pwede na ho ba? Ulitin ko, pag itong 8 tao na to, yung first level mo, nakakuha ng tingwa 8 tao na ganito rin investment, ikaw to, 1 million ka na. Pwede na ho ba? Ma'am, sir, hindi mo tatandaan nyo po, hindi nyo po tatrabahoy ng isang taon, hindi nyo po tatrabahoy ng 2 taon para kitain yung 1 million. Pag masipag ka, pwede kitain ng buwan lang yung 1 million. Depende sa'yo. Tama? Maganda ho ba? Yes, napakaganda ho. Ito yung magandang sistema. Sabi ko nga kanina, ba't pumunta ka sa times 1 na kitaan kung may times 7 naman? Tama ba ako? Ba't ka maglalakad kung pwede ka namang sumakay? Tama? Kung gusto mong bigyan ng magandang kinabukasan pamilya mo, times 7 na. Tama? Tama ba ako? Totoo. Kasi ito, papasukin mo na lang ang global, karirin mo na. Mag times 7 ka na. Tama? Totoo. Maliit lang po na halaga yan. Alam mo bakit ako nung nag-abroad po ako, higit dyan nilabas ko. Wala rin nangyayari. Samantalang dito, ito nilabas ko. Ngayon, 2 years and 6 months pa lang ako. Pero grabe. First 3 months and a half, nakabili ako ng brand new sasakyan. Ngayon ho, pag kayo ho, makapaglabas ng brand new sasakyan, masaya po ba kayo? Ako hindi ho masaya. Kung kayo masaya, ako hindi. Napatuloy yung ako. Bakit ho? Kung buhay pa sana yung nanay ko, siya unang makasakay sa brand new sasakyan. Bakit? Natili sa isipan ko, wala yung nanay ko, wala ko sa ibabaw ng mundo ko.
Di ba masarap panghuhuli yung pangarap at sa buhay yung kumpletong pamilya? Kung ikaw ngayon may nanay tatay pa, huwag na huwag mong hayaan na makuha mo yung gusto mo sa buhay na wala na sila. Tama? At huwag mong ubusin, yung buhay mo sa abroad. Huwag mong ubusin yung buhay mo sa employment. Magnegosyo ka. Tama? Kaya isa lang gusto natin sa buhay. Magkaroon ng time freedom at saka financial freedom. Tama ba ako? Tama? Ngayon, after 2 years, yung pinakapangarap kong Montero Sports, sakay ko na ngayon. Tama? Ngayon, dati nangangarap lang din po ako. Ngayon, grabe. Hindi lang ang sasakyan. Maraming pa kaming na-invest. Marami kaming negosyo. Hindi lang dahil sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ito, last na ho, bawat na mag-iwiwalay. Ngayon, unahan ko na ho kayo. Maraming magsasabi sa inyo, walang kumita dyan, scam, pyramid yan. Tama ba ako? Ma'am, sir, yung magsasabi sa inyo niyan, sila ba ang magpapahon ng pamilya mo? Sila ba ang bibili ng bigas para papakain ng pamilya mo? Hindi naman eh. Tama? Ikaw pa rin. Lagi mong tandaan, hindi nila nakita yung nakita mo. Hindi nila naramdaman yung naramdaman mo. Tama ba ako? Tama? Kaya huwag niyo pong hayaan, na yung pangarap mo ngayon, ipapanakaw mo sa kanya. Nabuo na yung pangarap mo, huwag mong hayaan na ipapanakaw mo sa kanyang pangarap mo. At isa pa, huwag mong hayaan na ibang tao magmamaneho ng buhay mo. Dapat ikaw magmamaneho ng sila. Tama? Kaya dito, pagtutulungan natin. Ngayon, hindi mo tatarawin mag-isa to. Kasama niyo po ako. Tama? Kaya maraming salamat at good morning po. Mabuhay po ang lahat. Thank you. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had.